Sabi nga dahil sobrang nahirapan nga kami ilipat tong bahay ng mga pusa ko dahil maglilipat bahay na nga kami. Sa sobrang laki nga nitong bahay ng mga pusa ko ay marami nga rin nagbuhat dahil nga sa sobrang bigat nito. At tingnan nyo nga dahil nung ipapasok na nga namin yan sa truck ay bigla na lang ayaw pala pumasok. Ay nako mga bet, talaga naman nakakaloka. This is the day na nga mga bebekwa na maglilipat bahay na nga kami dahil kailangan na nga namin ng mas malaking space. Kaya naman talagang inayos na nga namin yung mga gamit para diretso buhat na nga lang pagdating ng truck dahil nga nag-rent nga ako ng truck para nga mailagay itong mga gamit ko. Tingnan nyo nga dahil talaga naman medyo nawawala na nga yung mga gamit dito sa bahay at medyo nakakalungkot nga naaalis na nga kami dito dahil marami talaga memories na nabuo dito sa bahay na to. Pero mamaya ako na nga poproblemahin itong mga gamit dito sa loob ng bahay dahil meron pa ako pinakamalaking problema dito. Ito nga napakalaking kulungan ng mga pusa ko na hindi ko nga alam kung saan ko isasakay dahil sa sobrang laki. Dilinis nga muna namin to kanina para naman talaga malinis nga to pagdating dun sa bago nating titirhan para naman mabango nga tong kulungan nila. Tingnan nyo nga at napakaganda nga dahil meron pa nga pa rainbow dyan. Medyo nag-alala na nga ako dahil nga sobrang lakas ng ulan kanina. Akala ko talaga hindi na matutuloy yung pag-move out ko for today's video at buti na nga lang dumating na nga yung truck. Buti na nga lang din at nandito nga yung tito ko na si Tito Joji tsaka yung pinsan ko na si Jonji dahil talaga naman matutulungan nga nila kami sa pag-move out namin. Ayan nga, tingnan nyo dahil pinauna ko na nga tong napakalaking kulungan ng mga pusa ko dahil talaga naman ito nga yung pinakamalaking problema ko dito. Marami nga rin nagbuhat dito sa bahay ng mga pusa ko dahil sobrang bigat talaga nito kasi solid na mga bakal talaga to. O diba talaga naman nakakaloka dahil mas nahihirapan pa nga ako mag-move out nito mga bahay ng mga pusa ko kaysa dito sa mismo mga gamit namin. Kinailangan na nga nila tanggalin yung bubong dyan dahil nga feeling namin hindi talaga magkakasya pag nakatayo nga tong bahay ng mga pusa ko. Kaya naman naisipan na nga lang nila na ipatagilid yan. Tingnan nyo nga dahil talaga namang hirap na hirap nga talaga sila ipasok yun dyan sa truck. At napakalaki na nga nitong truck pero hindi ko pa nga rin alam kung bakit bigla na lang parang hindi pala siya kasya. 7 feet kasi itong bahay ng mga pusa ko kaya naman tingnan nyo talaga hirap na hirap silang ipasok. Ay grabe. Buti na nga lang talaga at madiskarte nga yung mga nagbuhat at nag-aasikaso na itong mga gamit ko. Kaya naman naipasok at nairaos nga nila yung bahay ng mga pusa ko. Sunod na nga ipinasok dyan yung bubong para nga mailagay na nga dyan sa loob. At meron pa nga ako isang malaking problema. Ito nga rin isa pang lagayan ko ng mga pusa dahil dito ko naman nilalagay yung mga nanganganak na pusa dahil nga nilalamig sila sa labas. Sabi ko nga talaga sa kanila unahin nila yung mga bahay ng mga pusa dahil sobrang bibigat talaga na itong lahat. Kaya naman yan na nga ang ginawa nila. Mas mahirap pa nga ilipat yung mga gamit at bahay ng mga pusa ko kaysa dun sa mismong gamit ko. Minsan talaga mapapaisip ako sa mga desisyon ko sa buhay dahil tulad nga na itong mga bahay na pusa ko na napakabigat na mahirap pala ipalipat-lipat. Ayan nga at kitang-kitan nyo naman na nilagyan pa nga nila dyan ng kurtina para nga hindi mabasag yung salamin ng mismong bahay ng mga pusa. Abangan nyo nga yung part 2 na itong paglilipat natin ng bahay dahil talaga naman marami pa nga silang ikakarga dito sa truck bago sila umalis dahil marami nga akong mga gamit. At grabe dahil ito pa nga lang yung mga nalalagay eh, talaga naman naloloka na ako dahil hindi ko alam na ganito na pala yung mga nabili ko dahil sobrang dami na nga talaga. Kaya naman abangan nyo pa nga yung mga ibang ikakarga dito bago sila lumipat umalis. Hinaman nga yung Gcash ko dahil nga sa nilaro kong to tapos winidraw ko nga kaagad yan para maging cash dito nga lang yun sa paglalaro ng Epic Game. Nilaro ko nga lang yung free coins na kasama dito at favorite ko nga nilalaro tong mine. Sobrang dali lang kasi laruin ito, kailangan lang natin iwasan yung nag-iisang bomba dyan tapos kailangan natin i-click tong mga squares para nga makita natin yung mga gold dyan. At habang kiniklik nga natin yung mga gold dyan ay tumataas nga yung value na tinaya natin. O diba sobrang bongga at ilang beses nga ako nananalo dyan dahil isang bomba lang naman yung iiwasan natin. Hindi nyo nga rin kailangan na malaking pantaya dito dahil kahit piso lang ay pwede kayong maglaro. Ito nga rin color game ang isa sa favorite ko nilalaro dahil hindi na natin kailangan pumunta sa perya at dito nga lang ay pwede na tayo maglaro ng color game. Tumaya nga lang kayo sa color na gusto nyo tapos pag lumabas nga yan ay madodoble nga yung tinaya nyo. O diba sobrang bongga? Talaga mag-enjoy nga kayo pag nilaro nyo to dito at maaaliw kayo tapos pwede nyo rin gawin tong pampatulog pag wala kayong magawa. Kinlik ko na nga yung withdraw dyan para ma-withdraw ko na nga yun sa Gcash ko at nang ma-share ko na yan sa inyo. Para naman mag-cash yun ay click nyo nga lang ang wallet at pwede na kayo mamili na amount na gusto nyo at via Gcash nga rin yan. Mag-download na nga rin kayo netong Epic Game, ilalagay ko nga link dyan sa comment section at sa description at sa pag-register nyo nga ay meron kayong makukuhang libreng coins. Download now!